ang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtan natin kay Kristo Jesus, kay Timoteo na minamahal kong anak. Sumaiyo nawa ang pagpapala, ang habag at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglilingkuran ko ng tapat tulad ng ginawa ng aking mga ninuno tuwing aalalahanin kita sa aking mga panalangin araw-gabi. Dahil dito, ipinaaalaala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita, sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging Kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ako'y ginawang apostol at guro upang ipahayag ang mabuting balitang ito at iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito. Gayunmay hindi ko ikinahihiya ang nangyayaring ito sa akin sapagkat lubos kong nakikilala ang aking pinananaligan at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa Kanya. Ang Salita ng Diyos. Matakoy na katuon sa iyo lamang, Panginoon. Ang aking pangmasidoon na kapukol sa luklukang trono mo, O Panginoon, tulad ko'y aliping ang inaasahan ay ang amo niya para matulungan. Ang matakoy na katuon sa iyo lamang, Panginoon. Kaya walang humpay ang aming tiwala hanggang ikaw poon sa aming maawa. Ang matakoy na katuon sa iyo lamang, Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may ilang saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang saduseyo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Gayon din ang nangyari sa pangatlo at sa mga sumusunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang kikilalanin niyang asawa sa muling pagkabuhay? Yamang na pangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, "Maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit. Hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit." Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mababang punong kahoy? Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moises, "Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ngayon ay nasa 9 na linggo sa karaniwang panahon. Katatapos lang ho nating ipagdiwang ang tinasabi nating birthday ng simbahan noong linggo,
Pinagdiwang natin ng Pentecost Sunday, ang pagbaba ng Espiritu Santo, ang katuparan ng pinangako ni Kristo sa kanyang mga alagad, na hinding-hindi tayo mag-iisa sapagkat darating ang patnubay, ang Espiritu Santo na mananahan sa atin upang tayo ay gabayan, upang tayo ay palakasin. Kaya nga po ito ang kailangan natin sa mga sandaling ito. Nakakailang buwan na po tayo sa pagsubok na ito. Nakakailang buwan na po tayo sa pagharap sa laban na ito ng buong mundo laban sa COVID-19. At mga kapatid, ngayon po ay unang Miyerkules din ng buwan ng Hunyo. Just imagine, inabot na po tayo ng June. Kung hindi ako nagkakamali, nagsimula ito March. Ito po yung buwan ng graduation. Ngayon po ay June. Ito po ay buwan din dapat ng pagpasok na ng mga estudyante, karamihan sa mga estudyante. Kaya nga po sa araw na ito, ang aking pong pakiusap, ialay ho natin ang mga dasal natin sa araw na ito para sa lahat ng mga kabataan, para sa mga estudyante. Kung meron man pong isa sa mga naapektuhan din ng sobra dahil sa pagsubok na ito, of course, yung mga manggagawa natin, yung mga magulang na nagtatrabaho, mga anak na nagtatrabaho, pero wag din ho natin baliwalain at kalimutan ang mga estudyante natin. Yung mga namumroblema kung paano sila mag-aaral pa rin, mga namumroblema ang teachers at schools kung paano sila magtuturo sa mga estudyante. So let us pray for all the students, for all the teachers, lahat ng may kinalaman sa pag-aaral ng mga estudyante natin. Tulungan natin sila. Ipagdasal natin na sana makatuklas din, makapag-isip ng tamang paraan para maturuan pa rin ng mga estudyante natin. Kaya nga ho, napakaganda hong paalala ito sa ating lahat. Lalo na ngayong First Wednesday, inaalala natin ang ating mahal na birhen, ang ina ng laging saklolo, ang mga nanay na siyang unang guro ng mga anak, ang unang guro ng mga kabataan, ang kanilang nanay. Napakaganda hong marinig natin sa ating mga pagbasa ngayon ang mga paalala para sa ating mga nakatatanda at para sa mga kabataan. Sa ating unang pagbasa, narinig ho natin sa sulat ni Pablo kay Timoteo. Sinulatan ni Pablo si Timoteo tungkol po sa paalala. Kaya itong araw na ito, paalalahanin natin ng mga estudyante natin na kahit na merong extraordinary situation ngayon, huwag tayong makakalimot na dapat yung pagkakatuto, yung paglago nila bilang isang estudyante ay huwag hihinto. My dear students, let us continue to learn and to grow amidst this crisis. Gumawa tayo ng paraan. Natutuwa ako, ma-share ko lang sa aking kapatid, no? Sa si Gio, no? Nakakatuwa ho siya na na-share niya sa akin na online, naghanap siya ng mga mapag-aaralan pa rin, may mga short courses through online, shinare pa niya yung certificate. I'm so proud of you. Mga kabataan, this is the best time for you na mga mayroong mas alam, mas mulat sa mga makabagong teknolohiya. Gamitin natin itong mga pagkakataon na ito doon sa inyong, gamitin yung talento ninyo, yung kaalaman ninyo, yung talino ninyo, na matuto pa rin kayo. Huwag niyong hahayaang sirain ng virus na ito ang katalinuhan ninyo, ang talento ninyo, at ang karapatan ninyong matuto pa rin. Every day we learn. Education is a lifetime process. Araw-araw tayong natututo. Kaya anong paalala ni Pablo kay Timoteo? Huwag mo kalilimutan, araw-araw kayong pinagdarasal na huwag kang panghihinaan ng loob. Na huwag mong ikahihiya ang magpatotoo tungkol kay Kristo. Mga kabataan, pinagdadasal kayo ng mga magulang ninyo. Mga nanay, mga tatay, ipagdasal ninyo ang mga estudyante. Marami sa kanila, maniwala kayo. Akala nyo lang bulakbol noon, akala nyo lang po hindi nag-aaral. Marami sa kanila rin ang namimiss na ang school, no? Lalo na yung mga crush nila. Namimiss na nila ang mga kaklase nila. Namimiss na nila ang kanilang classroom. Namimiss na nila ang kanilang mga teachers.
At sana nga namimiss na po nila ang mag-aral. Mga kapatid, pagdasalo natin ang mga estudyante natin, kagaya ng panalangin ni Pablo, na huwag silang panghinaan ng loob to share not just their knowledge, but to share their faith. Baka kayong mga magagaling dyan sa Zoom na nangyayari, sa live, sa FB live, mag-usap kayo, magkwentuhan pa rin kayo, di ba? Sa classroom, may sharing. Sa classroom, meron kayong reporting. Gamitin ninyo ang ganitong paraan. Magkwentuhan kayo, mag-share pa rin kayo ng inyong mga nababasa, ng inyong knowledge. But also share about your faith. Have a Bible sharing online. Kaya nga, huwag tayong mawawala sa focus. Huwag nating hahayain, sabi ni Pablo, na sirain tayo ng mga babaluktutin ang katotohanan. Matuto rin tayo maging matalino pa rin, mga kabataan. Huwag tayong basa-basa naniniwala sa nababasa lang, nakikita natin, huwag papatol kagad. Huwag na tayong dumagdag sa maraming hindi naman totoong nangyayari sa paligid natin. Kaya ho, tingnan ninyo ang ating ebanghelyo, kung paano mismong sinabi ni Kristo sa mga taong maling-mali kayo. Kinumpronta nila si Kristo, ano ang sabi nila? Guro, naglagda si Moises ng ganitong batas, tungkol po ito sa kung sino ang magiging totoong asawa. Dahil yung balo, namatayan ng 7 asawa, pagdating sa huli, sino ang magiging totoong asawa ng balo? Yun ang kanilang pinag-uusapan pa rin. Sabi nila, kasi naman si Moises, naglagda ng ganitong batas. Sila'y nabubuhay pa rin sa batas ng tao, sa turo ng tao. Kaya nung sabi ni Kristo sa huli, maling-mali kayo. My dear friends, my dear young people, my dear students, pray that you may always live and believe in the way, in the will of Christ. Sana ang mga estudyante natin ay nabubuhay hindi lang ayon sa standard ng mundo, hindi lang ayon sa kaalaman ng mundo, hindi lang ayon sa tinuturo ng mundo. Mga kabataan, mga estudyante, sana kayo ay patuloy pa rin na matuto, lumago sa paraan at katotohanan ni Kristo. Mga kapatid, tinanggap na ho natin ang biyaya ng Espiritu Santo. Naalala ko po pag June, nandyan yung mga tinatawag nating Mass of the Holy Spirit. Ito ho yung malakihang pagdiriwang ng iba't ibang mga eskwelahan sa pagsisimula ng school year. Ngayon ay June, we can still have the Mass of the Holy Spirit. Kahit na online pa rin ang ating mga misa, samahan po ninyo ang mga kabataan sa inyong pamilya. Nawa magsimula ang bagong buwan na ito, puspos pa rin sila ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na magtuturo sa kanila sa paraan ni Kristo, sa katotohanan ni Kristo. May all of us continue to learn and to grow, not in the standard of the world, but in the way and the will of the Lord. Receive the Holy Spirit. Live with the grace of the Holy Spirit.